morning! My name is Jun Masagka and I am your iridologist and naturopathic practitioner for today. We're going to talk about health. Give your circulation back to normal. Okay. Ang ibinigay ng gamot sa'yo is, of course, that is what we call vasodilator. When we say vasodilator, it's only works for the veins. Vaso means veins and dilator means opener. Opener. Ano yung i-open niya? Ibubukan niya ngayon yung iyong arteries or yung veins. Pag naibukan niya na, of course, ang trabaho niya is good only for 24 hours. After 24 hours, liliit na naman. Okay? Ibig sabihin, high blood ka na naman. May high blood ka na naman. And then, iinom ka na naman ng gamot, bubuka na naman, liliit, bubuka, liliit, bubuka. 5 years na, liliit, bubuka, liliit, bubuka. 10 years na, and then liliit, bubuka. 15 years na, hindi ka gumagaling. Ang tawag sa'yo, bubuka. Meaning to say, may problemang nangyayari. Hindi nagkakaroon ng paggaling ang pasyente. That's why, meron ka ngayong lifetime maintenance. Okay? Yun po ay sa ugat pa lang. Papaano naman pagdating sa puso? Okay, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na the moment na nahihirapan ang puso, nagkakaroon ka ngayon ng extra muscle dito sa puso mo at ang tawag dyan ay cardiomegaly or enlargement of the heart. Okay? So, meaning, iinom ka na naman ng gamot sa puso. Dalawa na ang iniinom mo. Na nagmula ka pa lang sa high blood pressure, napunta ka na ngayon sa heart problems. Okay? So, yun po yung isa sa mga importanteng dapat nating malaman. Ang tanong, saan nagmula? Sa mga fatty foods na kinakain natin araw-araw. Kaya kung hindi tayo marunong kumontrol sa pagkain, wala tayong disiplina sa pagkain, ibig sabihin, prone tayo sa high blood pressure, and then it goes with the heart problem. Now, puntahan naman natin yung cancer. Puntahan natin yung cancer. The moment na ang isang pasyente po ay nagsasuffer ng cancer, it doesn't mean ligtas po ang pasyente or sabihin nating delikado ang pasyente. Ganito lang po yan. Kailangan lang malaman natin kung saan tumubo o saan kumalat yung cancer ng isang pasyente. For example, ganito. Pag sinabi po nating cancer, okay, or colon cancer, let's particularize colon cancer, it goes with like this. Okay. Yung kinakain po natin araw-araw na nabubuo doon sa ating intestine at tumatakbo ngayon, itinutulak na ng kinain mo. Ilang beses po ba tayo kumakain sa isang araw? Makain tayo ng 3 beses, 4 beses, may nakakalimang beses pa, okay lang daw maka-6, basta libre. And then, napupuno nang napupuno yung ating colon, darating po yung time, pag napuno yung ating colon, sisignal ngayon ang appendix sa brain para magbawas ng laman ang ating colon. Okay, pag nagbawas na ng laman ang ating colon, natural, magugutom ka na naman dahil wala na namang laman ang iyong stomach. Okay, ang problema, ilang beses po tayo naglalabas ng dumi sa isang araw? Meron pong isang beses lang. Merong 2 araw bago maglabas ng dumi. Meron naman 3 araw bago maglabas ng dumi. Pero wala naman taong hindi nakakalipas ng 3 araw na hindi kumakain. Tama? Ibig sabihin, sa loob ng isang araw, 3 hanggang 5 beses kumakain ng isang tao, pero minsan hindi dumudumi. So, malaking problema po yan. Ibig sabihin, pag dumating yung oras o yung time na napupuno na yung ating colon at nagkakaroon siya ngayon ng extrang size, nabubuo, dumadami, ang laman ng bituka natin, nagkakaroon siya ng tinatawag na fecal rubber or waste. Okay? Fecal rubber, ito po yung mga matitigas na kinain nating hindi na ilalabas na nagiging sanhi minsan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na colon packet. Yung colon packet na yan, sad to say, pag sinabi po nating cancer, yung first
and second stage of cancer, there is no pain. No pain, wala kang nararamdaman. Kapag lumaki yung colon pocket na yan, may mga organs, tissues, nerves na maiipit. That means, hindi na nararamdaman ito ng pasyente, lumalaki na nang lumalaki yung kanyang colon pocket hanggang dumating siya sa time na sa third stage or fourth stage na ang cancer niya, there is pain. Ibig sabihin, pag may nararamdaman na siyang kirot, may nararamdaman na siyang sakit, ang tendency, tatakbo na siya ngayon sa doktor. Anong sasabihin ng doktor? Okay, una, kailangan mo ng mabiopsy. Bago i-biopsy, there is what we call colonoscopy or endoscopy. Che-checkin yung kanyang colon para ma-determine kung saan ang problema ng isang pasyente. Okay. Then, pag nakita ang resulta ng biopsy, it's either third stage or fourth stage ang problema ng pasyente, ano sasabihin? Maliwanag, chemotherapy. Ibig sabihin, ang pasyente ay subject for chemotherapy. Yung chemical ngayon ipapasok sa loob ng kanyang katawan, i-inject. Pag na-inject na yung chemical na yan, wala po yung pwedeng hindi puntahan. The moment na yung chemical ay na-inject sa katawan ng isang tao, kumakalat po yan sa sistema. Okay? Dumadaloy po yan sa kanyang bloodstream. That's why lahat ng organs niya sa katawan ay apektado. Kaya ang pasyente nanghihina, nawawala ng ganang kumain, hindi makatulog, nanlalaga sa mga buhok, nagiging irritable. Okay? In that case, yung pasyente, unti-unti na pong bumabagsak ang kanyang immune system. Ibig sabihin, pag humina na ang immune system ng isang pasyente, humihina na rin ang 11 interrelated organs niya. Okay? And according sa World Health Organization, kung inyong mare-research, 90% na kinikimotherapy, sad to say, nagiging positive po. Ano po yung positive? Yan. Nagiging positive. Namamatay. Okay? Hindi po nakakaligtas. 90% po ng kinikimotherapy. Okay? Yan po ay isa pa lamang sa, kung inyong marirecall, okay? Isa po sa mga kilalang politicians na detect po second stage colon cancer, ngayon, wala na po siya. Okay? Kahit po maraming pera, okay? Sabi nga, money is not everything. But if you lose your health, okay? You lose everything. And health is not everything. But if you lose your health, you lose everything. Isa po yan sa mga dapat nating maintindihan. Ang tanong, saan po nang galing yung kanyang colon pocket? Okay, nabanggit natin kanina yung paghirap ng pagdumi o yung tinatawag na constipation. O constipation ay isa sa mga side effects ng pag-inom ng maintenance na gamot, lalong-lalo na sa high blood pressure. Okay? Pag-usapan natin ang bagay yung diabetes. Okay? Para maging malinaw. Pag sinabi namang diabetes, madalas po sa atin ang binabantayan ay blood sugar. Pero sa totoo lang po, kahit ang tao hindi mahilig sa matamis, hindi mahilig sa asukal, okay? Posible pa rin po silang magkaroon ng diabetes. Okay. Alamin natin kung bakit. Una, ang dahilan po ng pagkakaroon ng diabetes ay dahil sa paghina ng supply ng natural insulin galing sa ating pancreas. Okay, ito po yung ating pancreas. Sa Tagalog po niyan ay lapay. Nandito po yan sa ilalim ng ating stomach at nasa ibabaw naman po siya ng ating transverse colon, yung kulay dilaw na yan. Yan po yung ating pancreas or sa Tagalog, lapay. Ito po, meron siyang tinatawag na beta cells. Okay, yung beta cells na yan, yan po ang nag-e-excrete ng natural insulin sa katawan natin or sa dugo. Siya po ang nagbabalance ng blood sugar natin. And then, ibig sabihin, siya ang ating blood sugar regulator. Okay, hindi rin naman pwedeng wala tayong blood sugar.
Okay? Pag mababa po ang blood sugar, ang tawag ay hypoglycemia. Ibig sabihin, pagka mataas ang blood sugar natin or diabetes, unti-unti pong lumalapot ang dugo natin. Pag lumapot ang dugo natin, unti-unti yung bababa sa mababang parte ng katawan ng tao o yung paa. At doon sa paa, dahil hindi makapag-supply ng nutrients, dahil lumalapot na yung dugo papunta sa paa, nahihirapan na po bumomba ng dugo yung ating puso. That means, pag nahirapan na siyang bumomba, naninikip ang dibdib ng pasyente, nahihirapan na siya ngayong huminga at madali nang mapagod, nananakit ang mga paa, pagising sa umaga, parang may mga tumutusok-tusok sa paa niya. That means, dalawa na po ang problema niya sa diabetes at sa puso. Kasi hirap nang mag-supply ng nutrients yung kanyang puso sa kanyang paa o sa kanyang pancreas. That means, ano po ang mangyayari? Magkakaroon ng tinatawag na gangrene wounds o yung pagkakaroon ng nabubulok na sugat. Okay? Gangrene wounds. Nabubulok na sugat. Pag nagkaroon siya ng nabubulok na sugat, meaning, ano ang sasabihin sa kanya ngayon ng doktor? Kailangan na ng above the knee amputation. Sa Tagalog, putol paa. Okay? Pag naputol na yung paa, ang tanong, magaling na ba yung kanyang diabetes? Hindi pa rin. Hindi pa rin magaling ang diabetes. Bakit? Pinutol lang ang kanyang paa. Hindi naman ni-repair ang kanyang pancreas. That means...